Sofia Quimo. Babasahin ko sa inyo kasi natutuwa naman po ako. Subo lang ako. Ito lang. Maganda ba yung long sip ko? Teka lang ha, magpapakita lang ako sa inyo. Basahin ko lang sa inyo. Andali lang. Andali lang. Okay. Ito lang ha. Stop muna tayo kasi natutuwa lang kasi ako kasi nga. Hi. Ano yung sinulat ni Maripe? Piyayang? Ano po yan? Piyayang po. Ma'am, anong oras po? 1 o'clock po. 1 o'clock po. Explain ko muna po sa inyo. Ano ko muna na tungkol kay Sofia. Si Sofia po, isang estudyante po siya. Isang estudyante. At isa po si Sofia sa nabigyan ko po ng cellphone. Si Sofia po ang active sa akin. At, hello Ate Maripe. Si Sofia siguro, tawag kay Sofia Piyangyang. Kay Piyangyang, kasi ito na, kilala ni Sofia. So, tawag nila sa akin ma'am, kaya kilala pala ni Sofia. So, si Sofia po, estudyante po si Sofia. Isa sa nanalo sa akin sa nabigyan ko ng cellphone. Nakakatuwa naman po kasi si Sofia po, busy po siya, kaya hindi rin po siya nakakanood ng live. Kasi nga, hindi rin nakakanood sa channel ko. Nagpa-part-time, nag-school. So, basahin ko po sa inyo sulat niya. Pinayagan naman ako ni Sofia na basahin eh. Basahin ko sa inyo ha, sandali lang ha. Nickname yata na Sofia. Pangalan po niya, nickname. Sabi niya sa akin, magandang umaga Ma'am Alma, kamusta na po kayo Ma'am? Pasensya na po, ngayon lang po ako nagiging active. Na busy po kasi sa pag-aaral Ma'am, nag-review para sa exam at bumalik po sa pag-working student Ma'am. Nag-iipon po ako Ma'am para sa paparating na face-to-face sa amin Ma'am. Baka kasi biglang magbukas ang school namin, kakailanganin ko po ng pera para sa pag-boarding house at iba pang expenses. Kasi pangalawang bayan pa po ang university ko, ma'am. Ang layo naman nun. Kaya pasensya po talaga, ma'am, kung di po ako naging active nitong mga nakaraang buwan. Pero masaya po ako sa resulta, ma'am, kasi nabigay na po mga grades namin at sobrang saya ko po kasi uno po ang aking mga grades. Hinihintay ko na lang po ang isang subject, ma'am, at yun na lang po ang kulang ko, hehehe, sabi niya. Ito po siya, ma'am, nagagalak po akong ibalita sa inyo, ma'am, kasi malaking parte po kayo sa mga accomplishment ko, ma'am. Isa po kayo sa tumulong sa akin itong bagong normal o tawagin ay online class. Di ko po makakalimutan ang tulong niyong cellphone sa akin ma'am hanggang ngayon. Ito po hawak-hawak ko pa rin po ma'am at nasa maayos na kalagayan. Sabi niya, tinitreasure ko po ito ma'am dahil regalo niyo po sa akin at talagang napakaraming tulong ang naibigay nito sa akin ma'am. Muli maraming salamat po talaga ma'am Alma. Araw-araw po ako nagdarasal na nasa mabuti po kayong kalagayan. God bless ma'am Alma. Ngayon yung ina na sa akin ni Sofia, di ba nakakataba na po. Natutuwa po ko yung grade ni Sofia, pasado siya lahat. Natutuwa ko. Kaya pagpatuloy mo Sofia na yung pinag-usapan natin, pagpatuloy mo, mag-aral kang mabuti. Bago ka mag-asawa sana, bigyan mo muna ng magandang buhay ang magulang mo para naman na, 'di ba? Maging masaya magulang mo na wow, Sofia galing naman. Kaya
kaya oh nga mala, kaya na ang layo pala ng ano, pangalawang bayan pa na pangalawang bayan, ang layo pala nun na to. Opo. Si Sofia, sa mga nabigyan ko po ng cellphone, siya po ang sa estudyante po ah. Siya po yung active sa akin na ano po. Tas na ng grade, ang galing naman po. Mm-hmm. Kaya nga eh, congratulations kay Sofia. Kaya natutuwa ako. Natutuwa ako kay Sofia, natutuwa ako kay Sofia. Nag-aaral siya kasi nga 'di ba, at least kahit papaano, hindi po ako nakalimutan ni Sofia. Yung cellphone na binigay ko sa kanya, talagang nakatulong sa kanya ng malaki. Hindi man po mamahalin yung cellphone, at least po may cellphone po siya talagang nagagamit. Yung pang-araw-araw, pang-araw-araw na gagamitin niya po, 'di ba? Na nakakatuwa po na ano. Laba lang po Miss Alma. So, kaya nga na ano, pero ano, 'di ba? Kaya Sofia, yung bibigyan kita ng 5K, tulong ko 'yan sa pag-aaral mo. Sabi ko naman sa iyo tutulungan kita. So bibigyan kita ng 5K, ipapadala ko kay pag nakita kami ni Miss Che. Magamit mo sana yung 5K na yan, kung may ano pa na ano, pag-aaralin ko. Sana makatapos ka ng pag-aaral sa Pia. Keep up the good luck sa journey mo sa Pia, pagpatuloy mo lang yan. Uh-huh. Wow, Sofia, naway matupad mo yung mga pangarap. Opo. Kaya sana po kayo po mga nag-aaral din po, sana din po ay ibig ko sabihin, mag-aral po kayo ng mabuti. Dahil diba sabi nga nila, nanto. Shout out po kay Roderick Cristobal nanonood. Bago po ano, kakain mo muna ako. Sandali lang ah. Kain muna ulit ko. Hello din po sa inyo lahat. Oh, Lenny. Tama ka. Diba? Naligaya na po ko kasi, ano sabi ni Mate? Na natutuwa po ako kasi nga po, ibig ko sabihin, hindi man po ako talaga mayaman na tao, hindi man po talaga ako ano, pero natutuwa po ako kasi kahit papano po, ginagamit po ako ni Lord na tumulong sa nangangailangan po. 'Di ba? So natutuwa din ako kay Sofia kasi kumbaga marunong po siya magpahalaga sa isang tao. Kumbaga kahit hindi po kami magkakilala ni Sofia, andyan yung pagpapahalaga niya. Na hindi siya nakakalimot, maliit na bagay o malaki man po ay hindi niya po nakalimutan ang tumulong sa kanya na kumbaga na kailangan niya ng cellphone, ako ang nag-ano, di ba? So, ayun po, di ba yun lagi ko sinasabi sa inyo, maliit na bagay, malaking bagay, i-appreciate po natin. At sana yun nga lagi din sinasabi na huwag natin kakalimutan ang mga taong nandiyan nung ikaw ay down na down, yung taong tutulong sa iyo nung ikaw walang wala. So huwag sana natin, hindi ko naman po sinasabi na
na talagang i-praise mo siya, talagang i-ano mo siya. Hindi ko po sinasabi ng ganun. Na ano, wag lang po natin kakalimutan yon. Ako talaga, alam niyo ako, hindi ko nakakalimutan. Hindi ko nakakalimutan ang mga taong nandiyan nung walang-wala po ko. Kasi hindi ko po hindi ako makakarating, hindi ko maano ang buhay ko kung hindi po nila ako tinulungan na ano po, hindi. Kaya wag po ninyong kakalimutan. Kahit pa kapatid, kaibigan, kakilalan lang ninyo ang tumulong sa inyo, wag mo sana ninyong kakalimutan. Ang simpleng pag-hello at pag-sa kanya, magbatiin mo, ganun po, hindi po na ano, hindi yung tinulungan mo, tapos pag hindi mo na tinulungan, nakaangat na sila, eh tsapwera ka na, wala ka ng ano, hindi ka man lang batiin, ni hi, hello, wala, diba? Nagmamalaki pa sa'yo na ano, hindi dapat ganun, kasi hindi yun. Hindi na, gaya na sinasabi ko, hindi na po natin kailangan ngayon yun na ano po. Kung tutusin po, alam nyo ba, siguro yung mga nakabasa ng post ko kagabi, konti na lang po, kakaunti na lang po ang natitira natin dito. So, hindi ko po kayo tinatakot at hindi naman po din ako si, hindi naman din po ako manghuhula, hindi naman po ako, pero sinasabi ko lang po sa inyo, may nakikita po ako, pero hindi ko nga po pwedeng sabihin po dito, hindi ko rin po pwedeng sabihin po sa inyo, kasi nga po, hindi po talaga, kasi baka sabihin niyo po, lokaret po ako, kaya hindi ko po, Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo. Kaya lang po, nangyayari na po yung nakikita ko. Kaya sana po may pagkakataon pa tayong magbago, gawin na po natin hanggat maaga. Na ano. At kung meron pa po kayong time na spend time ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay, mag-spend time na po kayo. Lalong-lalo na po sa mga magulang ninyo. Sana sa magulang po ninyo, mag-spend time po kayo. Di marunong lumingon sa pinanggalingan. Opo. Pag hindi ka marunong talaga lumingon sa pinanggalingan mo, hindi mo mararating 'yun na ano po. So, nakakatakot nga po, Miss Alma. Tama po talaga 'yan. Opo, tama po talaga na ano po. Tama po talaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko naman sinabi na maniwala kayo sa akin, pero kasi ang asawa ko naniniwala sa See ya.